maligayang pagbabalik sa Don Eulogio Luistero Elementary School. Hindi kaila ang malaking pagbabago buhat sa nakasanayang pamamaraan ng pag-aaral noon sa pamamaraan ng pag-aaral ngayon dahil sa banta ng pandemya. Halos 2 taon na ang tahanan ang nagsilbing paaralan at ang mga magulang ang nagsilbing mga guro ng mga mag-aaral. Kaya naman, sa muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral ngayong 4 Abril, taong 2022, ay talaga namang naging kapanapanabik. Siniguro ng gurong tagapamahala na ipaabot sa bawat isang tagapagtaguyod ng paaralan, kabilang na ang mga magulang, barangay officials, local government unit, General Parents Teachers Association at ang mga kaguruan na lubos na maunawaan ang hakbang na dapat gawin sa muling pagsasagawa ng harapang pagkaklase. Halina't ating pakinggan ang taus-pusong mensahe ng ating gurong tagapamahala, Binibining Mabel G. Campang. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating paaralan. Ito na po ang pinakahihintay nating lahat. Matapos ang 2 taong modular distance learning, ay nandito na po tayo sa progressive expansion of limited face-to-face classes. Mababakas ang excitement sa mukha ng ating mga mag-aaral na muli sila ay nakatutong sa ating paaralan. Gayun din ang mga magulang at syempre ang aking mga kasamang guro. Kami, 10 ng aking mga kasamahang guro ay lubos na nagpapasalamat upang maisakatuparan ang gawain ito. Una sa ating Schools Division Superintendent, Ma'am Wertel N. Evardome Sesofay, sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Sir Nicholas M. Burgos, na siyang nag-validate at nag-aproba upang maisagawa ang limited face-to-face classes. Sa minamahal nating ina ng distrito, Dr. Eleanor D. Peña, sa walang sawang pagbibigay ng technical assistance upang makumpleto ang pangangailangan ng paaralan. Sa sangguni ang barangay, sa pangunguna ng ating ama ng barangay, Kagalang-galang Regalado A. Luistero, salamat po sa suporta. At sa isa sa mga konsehal, ang in-charge sa education, Kagalang-galang Rodelito S. Samarita, sa samahan ng mga magulang at guro, sa pangunguna ni Ginang Rosalina Manalo, sa lahat ng mga magulang, sa mga stakeholders na nagbigay donasyon upang makumpleto ang lahat ng pangangailangan ng paaralan. Hindi ko na po kayo maiisa-isa. Sobrang napakalaking tulong po. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking mga kasamang guro na laging nandidiyan, salamat din po sa inyo. Kung hindi po sa inyong lahat, ay hindi natin magagawa ang lahat ng bagay na ito. Piling ko lamang po ay magtuloy-tuloy na at bumalik na sa normal ang lahat. Muli ay magandang araw at patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. God bless po sa ating lahat. Ngayon naman ay ating tunghayan ang makabagong alituntunin sa pagpapanatili ng kaligtasan sa paaralan. Ilan sa mga ito ay, pagpasok pa lamang sa paaralan ay sinisiguro ang normal na temperatura ng mga mag-aaral, paggamit ng hand sanitizer, pagsulat ng mga kailangang impormasyon sa health declaration form, at paghuhugas ng kamay mula sa nakatalagang hand washing facility.
Matapos ang mga ito, ay sinundan nila ang mga arrow na may isang metrong distansya hanggang makarating sa kanikan nilang silid-aralan. Pagdating dito, ay may nakahanda ring thermal scanner kung saan muling titingnan ang kanilang temperatura, mag-hand sanitize, magla-login sa contact tracing form, at muling susundan ang mga arrow na nagtuturo kung saan ang kanilang nakatalagang upuan. Sa kabilang banda, nagtalaga rin ang paaralan para sa sabayang paghuhugas ng kamay sa umaga bago magsimula ang klase, pagkatapos ng health break at bago umuwi sa kanika nilang tahanan. Sa pamamagitan nito ay lubos na maiiwasan ang pagkalat ng virus. Masugid pa rin na ipinapaalala ng kanika nilang mga guro ang mga gabay pang kalusugan sa ligtas nilang paglagi sa loob ng paaralan. Tunghaya naman natin ngayon ang mga reaksyon at komento ng mga mag-aaral patungkol sa kanilang mga naranasan noong modular distance learning. Ganon din ang inaasahan nila ngayong aktwal na ang pagpasok sa paaralan, at ganon din kamustahin natin ang kanilang mga nararamdaman. Hi Samara! Ano ang iyong nararamdaman ngayong na sa paaralan? Saya po ako dahil makakapasok po ako sa school. Nakikita ko po si na Ashley, si Rowellen, si Ella at si Rowellen para makapag-module at makapagbasa. Para sa iyo, Trisha, ano ang mas maganda na paraan ng pag-aaral? Face-to-face ba o yung nagmo-module ka? Face-to-face po para po matapos na po ang module ko. Kaya gusto ko po sa face-to-face, may nagtuturo po ang teacher po. Ano ang iyong mga inaasahan ngayong face-to-face na ang paraan ng pagtuturo? Inaasahan ko po na mas lalo ko pang matutunan ang mga aralin na ituturo sa akin ng aking guro. At inaasahan ko rin po na maisasaka po para sa mga bagay na ituturo sa akin ng suliran ng kapalusugan na kinakaharap natin. Yun lang po, maraming salamat. Ano-ano ang iyong mga naranasan noong modular distance learning pa ang paraan ng pag-aaral? Ang naranasan ko po sa modular distance learning ay ako po ay medyo nahirapan sapagkat ang ilan sa aming mga aralin ay hindi ko maunawaan at walang gurong gumagabay at nagtuturo sa amin. Ang aking mga kapatid naman po na maaaring gumabay at nagtuturo sa akin ay may kanikanila din pong modular na sinatutukan. Kaya po ako lubos na natutuwa sapagkat bumalik na ang face-to-face classes. Tunay na isang kasiglahan at kalakasan ang muling pagbubukas ng paaralan para sa mga mag-aaral. At hindi rin naman nga matatawaran ang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro ng Don Eulogio Luistero Elementary School sa kanilang paghahanda ng maraming bagay para maaprobahan ang paaralan sa pagbubukas ng klase. Ating pakinggan ang panayam kay Sir Kennedy Salimo, ang guro mula sa ikalimang baitang. Hi Sir Ken, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga pagsubok na inyong kinaharap ng modular distance learning? Magandang araw. Bilang isang guro na tumutupad sa tungkulin ngayong panahon ng pandemya, may ilang mga suliranin ang aking kinaharap.
Unang-una na dito ay ang kung paano ko may pararating sa aking mga mag-aaral ang karunungan sa pamamaraang modular distance learning. At kung paano ko may patututo sa aking mga mag-aaral ang aking mga aralin, lalo't higit ay sila'y nasa kanilang mga tahanan. Ganun din ay ang mahinang internet connection at ang kawalan ng mga gadgets na makatutulong ng malaki sa kanilang pagkatuto. Dagdag pa rito ay ang pag-print ng mga learning materials na ipamimigay sa panahon ng retrieval at distribution. Subalit ang mga hamong ito ay hindi ko tiningnan bilang balapit sa pagtupad ng aking tungkulin. Sa halip, ito'y ating ginawang sandigan upang tagumpay kong maihatid ang karunungan sa mga batang ito. Ating pakinggan ang panayam mula kay Ma'am Geraldine Kudzamat, ang guro mula sa ika-anim na baitang. Hello, Ma'am Geraldine! Ano po ang mga paghahandang inyong ginawa bago mag-face-to-face classes? Magandang araw po sa ating lahat. Marami pong paghahandang isinagawa ng mga guro, mga magulang at mga taong tunay na nagmamalasakit sa ating silid ng paaralan. Ilan po sa paghahandang ito ay ang pagpapatawag ng kulong para sa mga magulang at paghingi ng suporta at tulong sa mga taong kinauukulan. Gayun din po ang pagsasaayos ng mga dokumento at pasilidad ng paaralan para po sa kaligtasan ng lahat. Isang pagsasalamat po sa lahat ng mga nakikisa sa amin para maging matagumpay itong aming pagbabalik at harap ang pagkagrabe. Muli po, maligayang pagbabalik, Ilocians! Thank you, teachers. Your dedication and passion are now paid off. Speaking of dedication and passion, the perseverance of Iloyan parents were extremely commendable. Let us hear Mrs. Rosalie L. Manalo, the General Parent Teacher Association, as she expresses her gratitude towards the reopening of classes. Hi, Tita Rosalie! Bilang pangulo po ng samahan ng mga magulang at guro, ano po ang inyong nararamdaman ngayon na nakikita nyo silang muling nagbabalik sa paaralan? Ito umaga sa ating lahat. Ako ay nasasyahan na nagsimula na yung limited face-to-face natin. At least ang mga ating mga anak ay nakabalik na uli eskwela. Pagkatisyon ng mga magulang ay nabawasan. Ngayon, nabigay na naman ulit natin sa second parents natin sa eskulahan ang ating mga anak para sa ating age to age. Ngayon, masaya kaming mga parents na tayo ay nagbalik sa eskwela. Sana patuloy na tayong face to face para sa hanggang sa mga darating pang mga araw. At nang hindi na ang ating mga eskwela ay palaging nahihirapan sa ating mga tahanan sa mga aralin na hindi naman natin ma-achieve para maibigay ang tamang kasagutan. Ariyan mo ating mga teacher na silang magsusuporta at magtuturo sa ating mga aralin. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at tulungan tayo na magtuloy-tuloy na ang lahat ng ito. Thank you very much. Tunay na hindi matatawaran ang suporta na inyong inilaan sa 10 ng GPTA officers at mga magulang. Saludo po ang buong kaguruan sa inyong kasipagan. Hindi magiging matugumpay ang pagbabalik paaralan kung wala ang tulong at gabay na tuwing ibinibigay ng ating Public Schools District Supervisor, Dr. Eleanor D. Peña. Pakinggan natin ang kanyang pinadalang mensahe para sa bawat isa. Binabati ko ang Don Eulogio Luisro Elementary School para sa matagumpay na pagbubukas ng limited face-to-face classes ngayong ika-4 ng Abril taong 2022. Tunay na walang imposible basta may tiwala tayo sa Panginoon at may buong suporta ang komunidad, mga magulang at ang pamunuan ng lokal na pamahalaan sa ating paaralan. Ang 100% grado bilang kahandaan ay ibinibigay ko para sa inyo
at ako'y nalulugod na makita ang mga mag-aaral na sabik na muling matuto sa paggabay ng ating mga mahusay na mga guro. Manatili tayong ligtas at gabayan palagi ng ating buong may kapal. Taos-puso din po kaming nagpapasalamat sa nagsilbing kinatawan ng ating division, ang ating Assistant Schools Division Superintendent, si Ginoong Nicolas Burgos, na siyang nagbigay ng hudyat at nagsabing handa na ang ating paaralan sa pagbubukas ng klase. Maraming maraming salamat po sa inyo.